Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Dito ulit tayo sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 23 hanggang 25. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang ating update. Wala pa rin pagbabago sa ating panahon. Nandiyan pa rin yung Habagat sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo po sa may gitna at hilagang Luzon, kasama po ang Batanes at Babuyan Islands. So may mga inaasahan po sila dyan, mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms dahil po sa paghikayat nitong Habagat na pinapalakas nitong frontal system o stationary o major front. At kasama rin po yan na bahagi po ng Metro Manila at dito rin sa Kalayaan Island Group. Samantala, ang bahagi po ng Mimaropa, Panay Island at Bicol Region ay medyo humihina na po ang mahinang Habagat, but patuloy pa rin yung mga maulap na papuwi rin sa ating lugar. At ang ibang bahagi po ng ating kapuluan, ang ibang bahagi ng Visayas, Mindanao ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon, mainit. But sa hapon ng gabi, may mga isolated o mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At ito na po yung bagyo na si 6W, naging tropical storm po siya. Ang hangin niya na yun nasa 75, gustiness to 95 kph. Binigyan na rin po siya ng international name. Ito po ang bagyong Champi. Isang uri po siya ng bulaklak sa Laos. So, yan po ang name na yun, si Champi. At lumalakas po siya habang ito ay papunta sa may karagatan south of Japan. At inaasahan po ito mag-merge dito po sa major front. At magiging parte na po siya ng major front within the next 5 days. So, yan po ang history ng bagyong ito. Hindi po siya papasok ng area of responsibility ng ating bansa. Yan po ang good news. At medyo mahina naman po ang pag-pull ng Habagat nitong system na ito kasi medyo malayo siya. Kung dito, baka may gradual pulling siya. So far, yan po ang pinapakita nitong bagyong ito. At kung titingnan natin yung fast animation, yan po, unti-unti na siya umakyat papuntang norte. At mukhang posibleng maging typhoon po siya by Saturday based po sa forecast ng Joint Typhoon Warning Center. Papakita namin sa inyo maya lamang. Ito muna yung ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com. So yan po, kitang-kita po natin dito mga afternoon thunderstorms, malaking bahagi po ng Luzon, lalo na po sa may gitna at hilagang Luzon, Batanes, Babuyan Islands, sa Manila. May mga isolated areas na posibleng magkaroon din mga localized thunderstorms dulot po ng Habagat. Ang ibang bahagi po ng bansa ay magkakaroon mga localized thunderstorms dahil po sa may Visayas at Mindanao. Ang Bicol, medyo napakababa po ang chance na magkaroon ng localized thunderstorms. Although maulap, nakakatulong po magbawas po ang init sa ating lugar. At kung titingnan naman natin yung tracking ng Joint Typhoon Warning Center, so ito po yung kaganyang gagalaw for the next 5 days. Pagdating po ng Sabadong hapon, posibleng maging typhoon, but magkukurbada na po siya sa may south of Japan. Wala naman po itong efekto kahit sa ano bang bahagi po ng Asia Pacific. At ito rin po ang lahat ng agencies na nagmamonitor sa bagyong ito. Hindi po kasama dyan ang pag-asa kasi nasa labas po siya ng Philippine Area of Responsibility. So ito po yung power line. So labas po yung bagyong ito. At ito rin yung Typhoon Global Model. So same din ang pinapakita. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Biyernes, ang bulk ng mga thunderstorms at ulan ay dulot pa rin ng Habagat dito sa kanluran bahagi ng Luzon, sa may West Philippine Sea, at kayo din po sa iba't ibang bahagi po ng Hilaga at gitnang Luzon, lalo na sa mga mountainous areas ng Cagayan at Isabela, at dito rin po sa may gitnang Luzon, sa may Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya area, Pampanga, Metro Manila. May possible rin magkaroon ng mga thunderstorms sa hapon o gabi within the next 3 days hanggang Friday. Dito rin po, moderate chances to high chances dito sa Mindanao, okay, at Kabisayaan, Mimaropa. Bicol lang ang medyo mas mababa ang chance ng mga thunderstorms. Okay, and ito naman po yung wind forecast for the next 3 days. So bukas, manatili pa rin yung hangin Habagat sa Luzon, but magiging more frequent na lang po sa kanluran bahagi
Ibang bagay ng ating bansa ay magiging variable po ang hangin mula sa Timog Kanluran, Timog at Timog Silangan na magkakaroon din po ng mga thunderstorms dyan sa area na yan. At yun din po sa Friday, nandito na lang po sa Dagat, Pilipinas, sa may West Philippine Sea, itong mga thunderstorms at hangin mula sa Habagat, kasama po ang Batanes at Babuyan Islands, while the rest of the Philippines will have variable winds. So, magbago-bago na naman po ang hangin. So far, wala pa rin tayong nasa na bagyo, but may pinapakita po dito sa ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. Ito po yung latest galing sa Climate Prediction Center ng NOAA. So, dalawang linggo po ito na forecast ng ating klima. At na yung week 1, valid June 23 hanggang June 29, ay medyo below average pa rin ang rainfall probability sa ating bansa. Lalo na po sa may southern at central Philippines. At pagdating naman po ng week 2, June 30, next week po ito, hanggang July 6, meron na po tayong 50% chance na baka may mabuong bagyo po dito sa may silangan po ng Luzon. And most likely baka ito maghahatak na naman ng Habagat. So, babantayin po natin yan if magiging totoo po siya. So, at as of this time, nasa moderate po ang confidence na matutuloy ito. So, we'll keep you updated. So, kailangan kasi dapat high po yan. Ito, high confidence na talagang sureable, baka mag-form. Ito, nasa 50-50 pa lamang po ang chance. So, we'll keep you updated kapag may mag-form. And don't forget to subscribe to our channel, Mr. Typhoon.tv. So, YouTube po yan. And also, i-click lang ninyo notification bell kung gusto nyo updated kayo sa mga video natin, sa mga bagong video about upcoming weather system sa ating bansa. So, hanggang sa muli, ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.